komandante, no? Ngayon lang namin na-realize, wala nga palang isa mang senador ang tumindig noon sa kanilang pagdinig para labanan ang ABS-CBN. Yun ho ang kanilang, kumbaga, at least yung nakita nila at kayo nilalatag natin sa kanila, oo nga, no? Siguro patangon-tangon sila. Bakit na ba kinatakutan ng mga politiko ang network na ito, kung ano? Napakaganda at nabuksan muli din at pinasasalamatan natin yung nag-text na yan din dahil sana ay maraming ganyan ang nabuksan na yung isip. Mm-hmm. Maraming nakaligtaan lang. Maraming hindi nila masyadong napansin. At kung babalikan mo, ngayon kasi ang panahon na pwede mong balikan. Kapag tinanong mo, meron bang isang senador na tumayo rin na nagsabi na oo nga, sa nakitang paglabag na yan, hindi na dapat ituloy pa yung prangkisa ng ABS-CBN na yan. Uh-huh. Wala dyan. Parang napasulat na sa Biblia yung salita na yan. Wala. Wala. Kahit wala isa. Kahit isa. Uh-huh. Paano nga silang tatayo? Halatang halata naman. Yan ang network na kinilang kinatatakutan sapagkat kapag ka ikaw ay lumaban sa network na yan, tapos nang maliligayang araw mo. Babakbakin ka ng mga yan. Kahit na nga Pangulo ng Pilipinas, pwede ka nilang ibagsak. Yan ang kapangyarihan niya. Takot na takot talaga yung mga senador na yan dyan, na ngayon ay babalik na naman yung karamihan dyan. Uh-huh. Ngayon, ang tanong sa taong bayan, talaga po bang pinagsisilbihan kayo ng mga pabalik-balik na senador na yan? O ang kanilang pinagsisilbihan ay yung kanilang kinatatakutan sapagkat yan ang naman ang nagdadala ng kanilang politika? Mm-hmm. Yan ang pasarang network na yan. Mag-isip po tayo. Bako. Kung talagang gusto nyo silang ibalik para bigyan na naman ang prangkisa ng ABS-CBN, para bigyan na naman kayo ng isang mundo na akala nyo yun ang totoo, na po yun, di ba? Ang gusto kong balikan at bigyan ng punto, emphasis ko, yung naging pahayag ninyo nung habang itinidinig, pwede naman tayong magbigay ng kasiyahan, katuwaan sa tao na wala tayong nilalabag sa batas. At kung may paglabag sa batas, huwag niyong sabihin, hindi, nakapagbibigay naman kami ng saya eh. Nakapagbibigay naman kami ng tulong eh. Kapamilya namin yan, di baling lumabag kami sa batas, basta tumutulong at nagpapasaya kami. Hindi po dapat ganun to, di ho ba? Paano nilalaro nila yung kaisipan at imahinasyon ng mga mamamayan dyan? Ang buwang alam, yung kakarampot na nagawa nila sa panahon ng mga pangangailang ng mamamayan, napakalaking bagay na sa kanila yun. Oo. Eh sabi ko naman, pwede mo naman gawin yun at mas maganda sa tingin at sa panlasa ng tao, nagagawa mo na ngayon, nakatutulong pa na sa mamamayan, nasusunod mo ba ang lahat ng mga provision ng batas na napinaiiral na sa mga gaya ninyong mga network? Ano bang masama kung halimbawa sumunod ka sa batas at pagkatapos nakatutulong ka pa? Kesa gamitin mong dahilan yung pagtulong mo para hindi ka na sumunod sa batas. Hindi naman natatama yung gano'n din. Pero walang isang kandidatong senador, lalo na yung pabalik-balik na nagsabi, o nga naman, tama naman sila dyan sa mababang kapulungan. Mali naman kayo talaga. Para mabuhay kayo. Magreforma kayo. Pagkatapos ay pag-usapan natin, kapag nagreforma kayo at pumirma kayo ng bagong kontrata, kilalanin ninyo yung pribilehyong binibigay ng ating pamahalaan. Eh, isa na siguro ako magtatago yun na sana'y mabigyan kayo ng panibagong tsansa. Ganun, hindi yung isasara mo agad, akala mo walang nangyari, akala mo walang paglaban. Pagkatapos ang lakas ng loob mo, tatakbo ka, lilinlangin mo yung taong bayan, sasabihin mo, walang paglabag yan. Basta pagdating ko po sa Senado, ako po ay gagawa ng paraan para maibalik po ang ABS-CBN. O, ibalik ka sa ABS-CBN. Kumuha ka sa sariling saligang batas mo. Pagkatapos sumumpa ka, na kaya ka naging senador, susumpa ka sa buong buhay mo, ang paglilingkuran mo ay hindi ang taong bayan, kung hindi ang napasarang network na yan. Kaya nga po kung siguro na-realize ng ibang politiko, para pong lason na naisubo nila itong usapin, kung sasakyan nila ang usapin ng pagpapabukas muli ng ABS-CBN. Mukhang ano, sana habang may panahon pa, mailuwala nila sana yung lason na issue na yon na nauna po nilang nilunok po. Babe, ang lason pag nalunok mo na dyan, wala na eh. Wala na po. Tuloy-tuloy ka na eh. Damage has been done to, man ho. Tama, ngayon, ang titingnan ng taong bayan ngayon, susukating ka ngayon. Mukha nga tama. Ano?
Ang ganyan, sila talaga ini-interview. Totoo lang, di ba? Sila naman ay hindi lumaban sa ABS-CBN kasi alam nila, Diyos-Diyosan nila ang ABS-CBN. Ang ABS-CBN siya ang may kakayahan para i-promote kanya at maaari ka rin niyang ibagsak. Yan ang kanilang kinatatakutan. So ang sabi nila, teka muna, mag-play safe na lang tayo. Manahimik lang tayo. So ang tanong, sino ba talaga ang pinagsisilbihan mo? Dahil ang kagustuhan nila na silang mamayani sapagat ang iniisip nila, sila pa rin ang pinakamalaking network dito. Nakita mo naman, kahit nagbawalan na sila, kahit inalisan na sila ng prangkisa, sa kapal ng pagmumukha nila dyan, nakisakay pa sila. Di ba? Mm-hmm. Kung tuusin mo, ang una mong gagawin, magbabagong buhay ka, magre-reforma ka. Siguro magbababang loob ka. At tama po. Kasalanan mo. Yun ang paraan para ang isang tao ay makilalang muli sapagkat lahat naman ay nagkakaroon ng mga paglabag at pagkakasala. Mga pasitan siya, yung hindi sinasadya. Pero yung kapag ikaw ay nagbago, kasi mahirap gawin yun dyan, lalo na kung malaki ka eh. Ay, opo hirap naman. Yun, lalo na kung magmula pa ng pagkabata mo, akala mo pinakamakapangyarihan ka sa buong daigdig. Napakahirap magbaba ng taong ganyan. Uh-huh. Ang organisasyon na ganyan. Ngayon, hindi nila kakainin ang kanilang pride din. Ganun mo ba? Ako matindi pala. Sabi nung director, sir, sabi niya, wala na po tayong may interview. Lahat po na-interview na natin. Mm-hmm. Kailangan po ipakita natin yung kabilang issue sapagkat alam naman, balansi po tayo. Sino kanya na po pwede nating interviewin? Apo. Ang natitira na lamang po na hindi natin na-interview sa buong buhay natin, si Congressman Marcoleta. Naku po, oo. Ang sabi niya doon sa director, gusto mo ba kanyang mawalan ka ng trabaho? Magsara na lang tayo, pero hindi natin i-interviewin ang taong yan. Sapagkat kapag in-interview na tayo, natin ang taong yan, ipakikita niyang muli ang ating pagkakamali. Hindi niyang bubuksan ang pagkakasala natin, mabubuyang yang uli tayo. Gusto mo ba kanyang masadlak na naman tayo? Alam mo namang mataas ang pride natin. Yun na nga, oo. Alam mo namang hindi natin kikilalanin ang mga batas. Ganyan tayo eh. Sapagkat naipamulat na sa atin, sa organisasyon natin, sa institusyon natin, na tayo hindi nagkakamali. At lahat susunod sa atin, kahit mga senador yan. Kaya nakikita mo ngayon ang lakas natin at kapangyarihan natin. Tinitingala tayo. Lahat ng mga senador na pabalik-balik na yan, tayo ang naglagay dyan. Mm-hmm. Sapagkat tayo ang kanilang pinuno, tayo ang kanilang pinagsisilbihan. Yan ang tandaan mo. Sabi niya ganun. Nag-resign na lang yung director dyan. Hindi niya matanggap-tanggap yung ganung klaseng mga pananalit. At ang pinakamatindi dyan, Tom, ayaw naman nilang pasubalian yung mga naunang naging pahayag nila kahit na malinaw na malinaw yung pagkakapresenta ninyo ng mga ebidensya ng paglabag kong. Hindi nila kikilalanin yun dyan sa isang mundo. Alam mo, kung halimbawa silang nagpapainog ng mundo dyan, yung kalahati lang ang pinakikita. Yung kabilang sa'yo, hindi. Gagawa ng sariling mundo yan dyan. Didiktahan ka dyan. At ika'y pipintahan kung ano ang gusto nilang ipinta sa'yo. Kaya, yung ibang mga kandidato, lalo na yung mga nagtagal na sa Senado, na ngayon ay babalik-balik na lang. Ano, parang may sariling kwarto ron at iniwan lang sandali, pinarenta lang. At ngayon ay ligang uli. Yung mga yan ay takot na takot sa napasarang network na yan. Talagang makapangyarihan yan. Malaking-malaki yan. At walang isa man dyan na kumalaban nung tayo ay nagtangka na isara ang kanilang prangkisa. Alam mo, yung bansa yan dyan. Yan ay isang kasaysayan na hindi na mabubura sa kanila yan dyan. Kaya pala ang ginagawa nila noon hanggang ngayon, Tom, ay yung tinatawag na appeal to emotion o sa simple salita, paawa effect, Tom. Diba? Napakarami lang nalindang din, di ba? Mm-hmm. Yung salitang kapamilya. Isang henerasyon ang naligaw dyan. Sipin mo kapag ka ikaw ay kalaban nila. Hindi kanila iimbitahin dyan para halimbawa tanungin ka ng ilang bagay-bagay, ano sa loobin mo, ano sa palagay mo ang dapat gawin. Hindi. Tapo. Ang kulay lang nila ang kanilang tatanggapin dyan, ang kanilang interviewin. Sapagkat yun ang paraan para lalo silang mapabantog, maitanghal ang kanilang mga kakayahan. Pero
ang taong bayan na nanatili noon din, ha, noon ang nangyayari. So ang mundong na kinalalagyan natin ay isang mundo na hindi nila pinakikita ang tunay na nangyayari, sapagkat sila ang gumagawa nung dapat na makita ng mga kababayan.